koreanation.org/mediacenter. Good luck. Good luck to you. Make us proud. Ito ang naging hamon ni outgoing DepEd Secretary Armin Luistro sa unang batch ng grade 11 students. Ito ang unang taon ng pagpapatupad ng K-12 program sa buong bansa. Sa akin, ito yung one of the best openings ng school year. Wala akong masyadong maraming na narinig kahit sa mga media reports ng malakihan at malawakang problema. Tinatayang nasa 11,000 paaralan ang nagbukas ng kanilang senior high school courses. Nauna rito, mayroon na ring mga paaralan ang nagpatupad nito. Isa na dito ang University of Makati, higher school ng UMAC. Unang-una, konti na ang resistance sa mga aming stakeholders, especially sa mga magulang. They have already embraced our K-12 program kasi meron na rin silang mga anak na nakapag-aral na rito, nakagraduate na at ngayon ay nagtatrabaho na yung iba. At yung iba naman ay nag-aaral na dito sa kolehiyo namin sa University of Makati. Ngunit naniniwala naman ang ilang grupo katulad ng Kabataan Party List na hindi pa ito napapanahon at kailangang ma-review ng mabuti. Sa current design niya, within the National Capital Region, 80% ang private. So it seems that talagang profit-driven. At bukod doon, labor export oriented yung design ng ating K-12 program. Dahil na rin sa pagpapatupad ng K-12 program, walang nag-enroll sa mga universidad na first-year college. Si Obed De La Cruz ay isang college professor. Aminado siya na napakalaking adjustment para sa kanya ang paglipat bilang teacher sa senior high school. Honestly, frankly, we feel like it's unfair, especially for those who have master's degrees and doctorate degrees. From yung iba, kikita ng mga 50,000 per month nung college, pero ngayon lahat kami sa narinig ko nasa 24 ang basic pay. It's a necessary sacrifice if we want to support the programs of the government. Bagamat may mga problema pa, sinabi ni incoming DepEd Secretary Leonor Briones na kailangang sundin at ipatupad ang nasabing batas at solusyonan ang mga kakulangan. Hindi naman natin sinasabi na handang-handang-handa na tayo. Inaamin naman na kulang ang eskwelahan, ang mga textbooks hindi na-deliver, computer packages na galing sa abroad hindi pa nakakarating dahil mabagal ang ating procurement process. Pero ang aking analogy dyan, tayo ay nagtatayo ng bagong bahay sa edukasyon. It is living in that house that you see the problems. Ang K-12 program ay inaasahang makakapag-angat sa standard ng ating educational system. Isa itong daan upang makilala palalo ang husay at galing ng mga Pilipino. Ngunit kailangan ding pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga sektor na maaaring mapabayaan, gaya ng mga teachers at mga magulang. Isa itong hamon para sa susunod na administrasyon upang tuluyang makamit ang magandang pagbabagong hinahangad ng sambayanan.